to everyone. Parang tulog ulit ha. Good morning po. Amen. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon muli ngayong umaga? Amen. So pakilingo naman ang iyong katabi, yung nasa likod mo, pakisabing good morning. Amen and amen. So welcome to the house of God. Welcome to our home. And thank you for sa mga first-time visitors natin for visiting. And may you feel at home sa family na ito. This is one home, this is one family, and everybody is welcome here. Amen? Amen and amen. So thank you once again sa Church of God Las Piñas. Ang worship team po natin ngayon ay galing sa COG Las Piñas. And prayerfully, in the next months to come, magkaroon na rin tayo ng ating sariling worship team. Amen? Amen. Sige po, palakpakan natin ating Panginoon. So kung sino pong marunong tumugtog, marunong sumayaw, marunong kumanta, just let us know. At kailangan na kailangan po namin kayo sa ministry natin ngayon. Amen? Amen and amen. So right now, gusto ko lang po balikan ang ating mga napag-usapan 2 weeks ago. Kaya po tayo may t-shirt na ganito dahil 2 weeks ago, ito po yung ating pinag-usapan that we're building a home for God's people. So marami po nakasuot ngayon. So later, after the service, pwede rin po kayo makakuha ng inyong sariling t-shirt about building the home for God's people. So ano pong gusto nating sabihin sa home for God's people? We're building this home kasi po marami po sa labas ng church natin in this city na hindi nakakaramdam ng presensya ng Panginoon. And we want them to be invited here in the house of God. So as we build it, mararamdaman nila ang pagmamahal ng Panginoon, ang may hope na sila, may joy sila sa kanilang buhay. And they will just experience the love that we're experiencing here today. Nararamdaman niyo po ba ang Panginoon sa inyong buhay ngayon? Amen and amen. Every one of us are experiencing the presence of God. At ito po ay hindi lang po sa atin. God led us in Haggai chapter 1, verse 8. And it says here, "Go up into the mountains and bring down timber and build my house so that I may take pleasure in it and be honored," says the Lord. So ito po ang pinapagawa sa atin ngayon ng Panginoon in Church of God Marriott Manila. Build my house because when I take pleasure in it, surely ang pabor ng Panginoon ay nasa sa atin. Amen po ba yun? Amen and amen. So how do we build God's home? Sabi po natin, 2 weeks ago, we built it by starting with the blueprint of worship. Tutuloy po natin yan, establishing the foundation of outreach, the structure of relationship, the design of discipleship. At prayerfully, pag umabot tayo sa third year anniversary natin, mapapabeautify natin ang house ng Panginoon. Pero bago mag third year anniversary, sino ulit excited sa ating second year anniversary? Amen. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At nakakatuwa, God had never left us. Amen. For all these years, for all these months, kasama natin ang ating Panginoon. And on September, the second Sunday of September, we're gonna celebrate our second year and we're gonna celebrate God's goodness and favor sa ating buhay. Amen po ba dun? Amen and amen. So with regards to that, bago tayo magpatuloy dyan sa iba, mag-focus po muna tayo in rebuilding God's house, starting with the blueprint of worship. So dyan po tayo magsisimula in the blueprint of worship for the next weeks to come, for the next months to come. Yan ang ating pag-uusapan. We're gonna worship the Lord. And our title for today is As One Man. Yan ang ating title for today. So sino po dito ang mga mahilig sa gathering? Mahilig sa mga fellowship? Pakitanong ngayon katabi mo, mahilig ka ba sa fellowship? So, naghahanap tayo ng mga kaibigan, naghahanap tayo ng mga family, naghahanap tayo ng gathering tulad ng mga birthday parties, naghahanap tayo ng mga fellowship sa church, mga youth fellowship, katulad po ng isang gathering po nito. Sino pong familiar sa mga ganitong gathering? Sa mga wedding gathering. Di ba po, may mga excited sa mga gathering. At alam niyo po, sa mga gathering na ito, mga wedding gathering, naka-attend po kayo siguro mga 2 to 3 na po yung mga na-attendant ko for this year. At alam niyo po, masasabi ko po personally, nung bata po ako, sobrang excited ko po makadalo ng mga ganitong gathering. Mga wedding gathering kasi excited ka, sino yung ikakasal, anong gagawin nila, yung mga, kasi dati, lagi akong kinukuhang ring bearer eh. Sino mga ring bearer dito? So lagi akong kinukuha, mag-ring bearer ka sa kasal na ganyan, ganito. So, nakaka-excite, paano po sinaslice yung cake, ano yung mga pinag-uusapan, ang saya ng program, exciting po yung mga ceremony na yan. So, dati po yun. Pero napansin ko po ngayon, ang mga tao parang hindi na po excited sa ceremony. Saan na po sila excited? Sa reception na po sila excited. So, may na-attendan po ako isang wedding a couple of months ago. Umattend po ako sa ceremony kasi hiwalay po yung venue. Pagdating ko po sa ceremony, mga less than 50 lang po yung umattend. So, halos walang tao, mga kapamilya lang. Pero pagdating po sa reception, dun po sa isang hotel, ang bihira, 300 guests po ang nandun.
So, ang excited na lang po sila ay sa kanilang kainan. So, okay na yan. Pare-parehas naman yung ceremony na yan. Pare-parehas yung program. Dito na lang kami sa kainan. At ngayon po, gusto ko naman din po paalam sa inyo na ako po ay engaged na. Yeah! So, yung mga nakabalita po sa Facebook. At alam niyo po, as I'm preparing my wedding, my own wedding as well, sabi ko, ayoko na parang normal ceremony lang yun, normal program. Dapat ibalik natin yung true essence of it. Na hindi lang po sila ma-excite sa pagkain. Huwag kaya ako maghanda, no? Ceremony lang. Tapos, pot bless na lang, kanya-kanyang dala. Di ba? So, kaysa yung kainan lang, reception lang, dito tayo sa ceremony dahil may mensahe yung Panginoon sa mga gathering na katulad nito. Amen po ba dun? So, binabalik po tayo ngayon yung Panginoon, just like the gathering we're having right now. This is a gathering at tayo po ay nagsasama-sama. At maganda po, alam natin bakit po tayo nagsasama sa gathering na ito. Why do we go to church? Kaya po yan din po ang pinag-usapan natin sa Ezra chapter 3, verse 1. And it says here, "And when the seventh month had come, and the children of Israel were in the cities, the people gathered together as one man to Jerusalem." So bago tayo magpatuloy, let us all bow our heads and let us pray. Hallelujah, Lord Jesus Christ, kurarapasakandararasi. Lord God, we just invite your presence to be in this place. Lord God, we don't want to do this by might, nor by power, but only by your spirit, Panginoon. Lord God, it's not my words, Lord God, it's all your words, Lord God. It's not me who prepared this, it's you, Lord God, who prepared me, Lord God, to deliver your word, Lord God. So let no other name be lifted on high, only the name of Jesus Christ be lifted on high, Lord God, in this place. Lord God, here are your people, your hungry people, your people, Lord God, who wants to worship you, Lord God, and we just want, Lord God, to give you all the glory and all the praise. Today, Lord God, we ask for your anointing, your wisdom, and your favor, and we give you back all the glory and all the praise in the mighty name of Jesus Christ. Everybody shout, amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen and amen. So, makaka-relate po tayo dito because it's also the seventh month sa panahon po nila Ezra, sa panahon po nila Zerubbabel. So, ano pong month natin ngayon for the year? It's already July. So we're already in the second half of this year. It's the seventh month of this year. At sila din po ay nasa seventh month. And sila Zerubbabel, they were starting to rebuild God's house. Pero bago po sila nag-rebuild ng kanilang bahay, ni-rebuild ng templo ng Panginoon, saan po sila nagsimula? They started with restoring worship. So paano po ba yun? Paano po ba? How do we start? Yes, Lord, I want to start our worship team here in COG Marriott. I want to start restoring worship here in God's house. Pero paano? How do we start it? At ang sabi po doon, it's a very simple verse, sabi po dito, the people gathered together. Ganyan po ang kanilang sinimulan. Nagsama-sama po sila, nagtipon-tipon sila, they gathered one another. So tinignan ko po, si Zerubbabel lang ba ang gumawa nun? Sa Book of Ezra lang ba ginawa yun? Or in history, ganun ba talaga ang kanilang ginagawa as they restore worship? So binalik tayo ng Panginoon ngayon in 2 Kings chapter 23 verse 1 to 2 when King Josiah restored true worship in the land of Israel. Kasi po nagkakagulo rin po ang land ng Israel, nagkakagulo po sila at ang leading po kay King Josiah, restore true worship in the land of Israel. At ano pong ginawa ni King Josiah, isa po sa mga pinakamatinong hari sa Israel, pinakabatang hari. At ano pong ginawa niya? Sabi po dito, "Now, the king sent them to gather all the elders of Judah and Jerusalem to him." So ganun din po ang kanyang ginawa. He gathered everybody. Nagtipon-tipon po sila, nagsama-sama po sila, at dyan po sila nagsimula as they started restoring worship in the land of Israel. At ano pong next dun? "The king went up to the house of the Lord with all the men of Judah and with him all the inhabitants of Jerusalem, the priests and the prophets and all the people, both small and great, and he read in the hearing of all the words of the book of the covenant which had been found in the house of the Lord." So tinipon niya po everyone. Yung may posisyon, yung walang posisyon, yung small, yung great, yung mayaman, yung mahirap, lahat po sila. They become one as they were gathered all together. So ito po yung ginawa. So makikita po natin, mapapansin po natin, what is it with gathering people? What is so important sa mga ginagawa po natin? Just like what we're doing right now as we go to church, napatanong po ako in my 25 years in the ministry, in my 25 years in my Christian walk, napapatanong po ako minsan, why do I come to church? Napatanong na din po ba kayo ng ganun?
Di ba sa tagal po natin na pagiging Kristiyano, bakit nga ba ako sumisimba? As I go here in church, na nag-start po tayo ng COG Marriott Manila, napatanong din po ako, bakit ba sumisimba ang tao? Why do we need to come to church? What's so important with worshiping the Lord every Sunday? So yun po aking isang tanong, at napatanong din po ako nung ako na po ay naghahawak before ng youth fellowship. Sabi ko, bakit ba kailangan mag-youth fellowship every week? Minsan po ang ibang church, ginagawa yan every Friday, iba po ginagawa yan every Thursday. Bakit ba kailangan weekly ang gathering? Bakit ba kailangan weekly ang fellowship? What's so important with gathering people? E pare-parehas naman yung ginagawa. Anong importance po niyan? So ito po, sasagutin po tayo ng Panginoon kung bakit tayo kailangan sumimba. Ano bang meron dito sa simbahan? It says here in Psalm 133 verse 1, sabi dito, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. So ang Panginoon po pala ay natutuwa pag tayo ay magkakasama. Kaya po pakisabi sa katabi mo, nakakatuwa ka. Ayan. So dagdagan mo na rin, huwag ka nang a-absent, sabi mo. Bakit po? Kasi natutuwa po pala ang Panginoon pag tayo ay nag-gather dito. Ang Panginoon po pala ay sinasabihin ng tayo ng Panginoon, how good and pleasant when you come here to church. At tayo po ay living together in unity. At alam niyo po sa mga sumisimba po dito sa COG Marriott, alam niyo po, you could consider this your home. Amen po ba dito? Feel at home ka ba dito? Amen. Tayo po ay feel at home. Why? Consider this your home because this is your family. So tell your seatmate again, you are family. So welcome to our home. At alam niyo po, I have a confession to make dahil nga po ako po ay isang introvert. Minsan po sa aking ministry, sa aking ginagawa po dito sa simbahan, sa aking ginagawa po sa mga fellowship before at gathering, minsan po I don't consider it as home. I consider it as work. Kaya po kapag kinonsider po natin to as work, parang gusto na natin umuwi. Amen po ba dun? Parang gusto na natin umuwi sa kanya-kanya po nating sariling bahay kasi napapagod po tayo. Ako po, personally, dahil po ako introvert pag kumakausap ng tao, it eats up my energy, so napapagod po ako. Ganun po pala when we consider this work. Kaya pag ang consideration po natin sa pagsimba lagi natin dito ay trabaho, ano pong ginagawa natin after the service? Tayo po ay umuuwi na. Tayo po ay nagmamadaling umuwi. Why? Because we don't consider this as our home. Pero pag kinonsider pala natin to as our home, if we live together in unity, natutuwa ang Panginoon sa atin. Amen po ba dun? Amen. Kaya po, bakit po ganun? Bakit po ba we consider this as work? Bakit hindi natin to makonsider as home? Baka po kasi hindi natin nalalaman, hindi natin naiintindihan, ano ba ang value ng gathering people together? What is in it here? What do we get from here when we gather together? So in verse 2 to 3, it says here, it is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. So when we gather all together here pala, God's anointing is with us. Amen po ba dun? Because yan po ang sinisimbolize ng oil po, it's God's anointing. And when we gather here together, sama-sama po tayo, the anointing of the Lord is with us. And not only that, in the next verse, in verse 3, it says, it is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows His blessing, even life forevermore. So may blessing at andito pala yung life na inaasam-asam natin sa ating buhay. So ngayon po, masasagot na po natin, why do I come to church? Number, letter A, anointing is here. Amen po ba dyan? Not only that, yan po ang sinabi sa verse, not only that, blessing is bestowed here. May blessing po tayo nakukuha when we gather here in church. And not only that, lastly, letter C, you could claim a promised life here. Amen po ba dyan? Amen. So yan po ang basics po niyan, ABC, madali pong tandaan. Why do I come to church? Anointing is here. Blessing, may blessing ang Panginoon na binababa sa atin dito. And we could claim the promised life that God has for me. Kaya pakitanong sa katabi mo, absent ka pa ba? Diba? Bakit pa tayo absent? Andito na pala ang lahat ng ating hinahanap. Amen po ba dyan? Sige nga po, palakpakan po natin ating Panginoon. So yan po ay gustong gusto natin. Sino pong gusto niyan? Sa lahat po na gusto niya sumigaw ng amen.
Gusto po natin yan, yung ABC po na yan, gusto po natin yan. Pero sa lahat ba ng gathering ganyan? Paano, o kailangan sa church lang? Paano po ba? How do we get this blessing? How do we get this anointing, this life to be poured upon us? Sabi po sa Matthew chapter 18 verse 20, it says here, "For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them." So when we're two or three, so ngayon po, ang dami po natin. Pakilingon nga yung nasa likod mo. Pakitignan mo kung madami tayo ngayon o hindi. So nakakatawa po ang Panginoon. No? Sige po, palakpangan po natin ating Panginoon. God is really blessing our church at nakakatawa po ang paggalaw ng ating Panginoon dito in God's house. And we are more than two, we are more than three, and we are gathered in God's name. Kaya lang minsan po, tayo po ay nag-gather in different names. Hindi po sa name ng Panginoon. Minsan po, ang ginagather po natin, ang pinagsasaluhan po natin, minsan ay bisyo. Yan po ang name na ginagather natin, na sa bisyo po tayo, sa mga vices po tayo. Yan po ang ating pinag-uusapan. Yan po ang ating nasa lamesa po natin, mga bisyo natin na ginagawa. And not only that, minsan po, pag tayo po ay magkakasama, ang ano pong name ang pinag-uusapan natin is gossip. Minsan po, yan po ang pinag-uusapan natin, backstaban po tayo. Pakisabi nga sa katabi mo, binakstab mo na ba ako? So, syempre nasa church tayo, syempre hindi tayo amen. Pero minsan po, yan po ang mga pinag-uusapan natin, chismisan, tapos po pag dinala sa church, kasi na-born again na eh. Ano na po ang tawag sa church? Ang tawag na po natin ay hindi na gossip, hindi na po chismisan, fellowship na. Diba? Yan na po ang ating pinag-uusapan. Pero hindi po natin namamalayan na nakakasira po pala yun sa atin. So, hindi naman po natin sila masisi, especially po yung mga nasa labas. Kasi po, sa mga nakakwentuhan ko po, yun na po yung kanilang nakalakihan. Akala po nila yun yung gathering. Akala po nila yun yung fellowship. Akala po nila yung celebration, yung pagtitipon-tipon, yun na po yun. Sa pagtipon-tipon tayo sa bisyo, pag walang bisyo, hindi tayo masaya. Pag wala tayong pinag-uusapang ibang tao, hindi tayo masaya. Kailangan ito yung gawin natin. So ito na po yung names, vices and gossip, ang naging sentro po ng ating gathering, ng ating fellowship. Hindi po natin namamalayan sa mga ginagawa po natin na ganun. Nasisira po pala niya tayo inside. Within us, nasisira niya tayo, nadidivide niya tayo. At pag may mga iba tayong kasama, nadidivide yung ating friendship. Pag ito po ay pinasok natin sa simbahan, nadidivide yung ating church. Hindi po natin namamalayan kasi hindi pala sa name ng ating Panginoon ang sentro ng ating mga gathering, ng ating fellowship. Pero ano pong sabi doon? Not in the name of vices, not in the name of the world, not in the name of money. Pero sabi doon, gather in my name, in the name of Jesus Christ. Amen po ba doon? Why? Because in the name of Jesus Christ, walang pangalan na masisikat, walang pangalan na hindi sikat. Amen po ba doon? Sa pangalan ni Jesus, walang mayaman, walang mahirap. Sama-sama po tayo, iisa po tayo. Amen po doon? Sige po, palakpakan po natin si Lord dyan. Only the name of Jesus Christ, if He's the center, wow. What a beautiful gathering we have. So, ganyan po ang nangyayari sa ating simbahan. So, sa simbahan lang po nangyayari yun. Na nandito po, wala pong mayaman, wala pong mahirap, wala pong sikat, walang hindi sikat. Lahat po tayo iisa at ang pangalan lamang ni Jesus Christ ang naitataas sa ating buhay. Amen? Amen and amen. Sige po, palakpakan natin si Lord for that. And it says in God's Word, when we gather in the name of Jesus Christ, what happens? I am there in the midst of them. Kasama natin ang Panginoon sa ating kalagitan. Gusto po ba natin yung nasamahan tayo ng Panginoon? Kaya po tayo dumadami dito, hindi po dahil sa preaching, hindi po dahil sa ganda ng tugtugan, hindi po dahil sa magandang facility. Dumadami po tayo, binibless po tayo dahil kasama natin ang Panginoon. God is in our midst. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. God is in our midst, at when God is our midst, ito po talaga ang mangyayari sa atin. Why do I come to church? Surely, pag sinamahan tayo ng Panginoon, anointing is here, the blessing is here, the promised life is here with us today. Amen? Amen. At alam niyo po, your dream life is in God's house. Amen po ba dyan? Your dream life is in God's house. So I just like to share you some stories nung ako po ay nasa Dasmariñas pa. Ito po yung mga naririnig kong stories sa sinasabi ni Lord na anointing, na blessing, na promised life. May isa po kaming churchmate dati, from rags to riches ang kanyang naging buhay.
ang dati po niyang trabaho ay taga-benta lang po ng yelo. So sila po ay naglalako ng yelo sa mga villages, sa mga subdivisions, sa bahay-bahay. Yun lang po ang ginagawa nila. Pero itong miyembro po na ito ay nagpatuloy sa ministry. Siya po ay nagpatuloy sa pagsimba every Sunday. At nakakatuwa po, this time po, pinagkalooban na po siya ng business ng Panginoon. Meron po siyang sariling construction firm. Ang kanyang asawa ay may sariling tahian. At alam niyo po, sila na po ang nagbibigay sa simbahan. Kaya po patuloy din po ang ministry sa ating simbahan sa Dasmariñas. Sige po, palakpangan po natin ang ating Panginoon. Meron po isang miyembro din na nagsimula lang, taga-vulcanize lang ng gulong. Ngayon po, nagpatuloy sa ministry, nagpatuloy sa pagsimba every Sunday. Ano po nangyari? Siya po ay ngayon may sarili ng business. May sarili na po siyang gulungan. Ang business niya po ay sa mga gulong. At pinagpala po siya ng ating Panginoon. At alam niyo po, sabihin po natin, from rags to riches, paano naman po yung may mga kaya sa buhay? Meron po nagsasabi na ang story naman po nila, meron po silang kaya sa buhay. They have everything, they are well provided for. Pero hindi po nila naranasan ang kaligayahan doon. But when they came here to church, when they served the Lord, wow. Hindi pa nila kailangan ang blessing ng mundo. Ang kailangan pala nila ay ang blessing ng Panginoon. At wala na silang pakialam sa mga pera nila. Mas masarap pala maglingkod dahil ito po ang mas satisfying, ito po ang mas fulfilling sa kanilang buhay. Amen po ba dun? Sige po, palakpakan po natin si Lord. And your dream life is here. Mayaman, mahirap. Pagdating sa church, sama-sama po tayo dito. Iisa po tayo na naglilingkod at nagbibigay papuri sa ating Panginoon. Amen po ba dyan? Amen. And ano pong sabi sa verse, balikan po natin ang ating main verse. At ang sabi po dito, hindi lang po tayo mag-gather, but we gather as one man. Hindi po siya ibig sabihin na isang tao lang, pero as one man. Bakit pwede po natin itanong, pwede po natin sabihin na pwede ko naman gawin lahat yan mag-isa eh. Pwede ako mag-devotion na lang, wag na lang ako mag-church. Doon na lang ako sa bahay ko, doon na lang ako mag-praise and worship. But can I do it alone? Pero alam niyo po, para po tayo magiging charcoal niyan. Sa Tagalog po, uling. So pag nagliyab po yan, yung uling na yan, isang uling lang, ano pong aabutin yan? Hindi po yan makakaluto ng barbecue. May nagluto na po ba ng barbecue sa isang uling lang? Di ba po, wala pong makakagawa noon kasi ang tagal noon bago maluto yung barbecue. Pero tayo po, pag tayo po ay nagiinit sa ministry at tayo lang mag-isa, eh limited lang po yung aabuti natin. Siguro one day lang, two days lang, wala na yung apoy. Pero pag tayo po pala ay nagsama-sama, wow, di ba? Nagliliyab, we're in flame. At hindi lang pang isang araw yan, pang in the future, pang magandang kinabukasan po natin yan. At may nangyayari po sa ating pagliyab. May nangyayari po sa ating worship, sa ating buhay. Amen po ba dyan? Amen. Ganon din po na, sana po ganito po yung ating maging worship sa ating simbahan. Kaya po ayaw natin magsolo, ayaw po natin mag-isa. Gusto po natin sama-sama para tayo po ay nagpapalakasan. Amen po ba dun? Amen and amen. Dahil po yan din pong sinabi sa kanyang salita in Genesis chapter 2 verse 18. It says here, "The Lord God said, 'It is not good for man to be alone. I will make him a helper suitable for him.'" So tayo po ay hindi dinesign ng Panginoon na maging mag-isa. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka mag-isa. Diba? Kasi nagsosolo ko eh. Huwag ka magsolo. Hindi pala tayo dinesign ng Panginoon magsolo. Andito ang simbahan para sa'yo. Amen ba doon? Ito ay isang pamilya na pwede mong samahan. Sige po, palakpangan natin si Lord. We are one family here. Kasi minsan, nako, malilate na ako eh. Baka makita ko ng mga usher, nakakahiya. Dito na lang ako sa bahay, magde-devotion na lang ako mag-isa. Or si Brother John Ray naman, sineset up yung live stream natin. Sa Facebook na lang ako. Doon na lang ako sa bahay ko, magtatago na lang ako. Tapos doon na lang ako mag-worship. Pero namimiss po natin yung essence na tayo po ay magkakasama. Meron pong nangyayari pag tayo po ay magkakasama. Iba po pag tayo ay magkakasama dahil tayo po ay nagpapalakasan. At what's more to worshiping together? Ano ba? Pag tayo ay sumimba dito, pag tayo po ay nagsama-sama, umattend tayo church every Sunday, go to our worship service every Sunday, ano po bang meron pag tayo ay nagsama-sama? In Hebrews chapter 10 verse 25, it says, "Do not give up meeting together as some are in a habit of doing." So sabi ng Panginoon sa atin,
Huwag ka mapagod na sumimba. Huwag ka mapagod to gather everybody. Huwag ka mapagod na magsama-sama tayo. Kasi yung iba po, ginagawa lang to para po sa habit, naging routine lang. Diba? Kailangan ko sumimba kasi ito yung nakasanayan ko, ito yung tinuro sa akin ng aking magulang. Kailangan ko sumimba. Kailangan ko maging religious sa pagsimba. Pero baka hindi naman pala naintindihan bakit kailangan sumimba. Pero napag-usapan na po natin in the few minutes of this time, may blessing, may anointing, may pangakong buhay ang meron para sa atin ng Panginoon. At hindi lang po yun. Hindi lang po pala para tayo ay makatanggap. Pero ano po ang gagawin pala natin? But encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So pag tayo po pala ay nagsama-sama, tayo po pala ay nakaka-encourage. So pakisabi sa katabi mo, nakaka-encourage ka. So, pwede pala tayong magbigay sa pagpunta lang natin sa simbahan. Why? Worship. What we're doing as we go to church, as we show up here in church, we are worshiping. Amen po ba dun? As we sing the songs, we praise and worship, as we hear God's word, we're worshiping. As we're gathering here together in the name of Jesus Christ, we are worshiping. And when do we worship? Worship when you feel great. Diba? Kasi minsan feeling natin okay tayo, okay ako. Masaya ang buhay ko at everything is good. At alam mo, punta ka sa church, worship ka. Kasi pag nakita ka ng tao, nakaka-encourage ka. Na-encourage mo ang mga tao na nandito. At gusto ko lang po i-share sa mga people who feels great. Bakit po, andito po yung ating mga workers, andito po yung ating mga volunteers. Meron po tayong mga kasama dito na since day one, ang dito po sila. Amen po ba doon? Sino po ba yung mga nandyan? Since day one, andito na po. So, yan po sila. Oh. Since day one ng ating COG Marriott Manila, they are here. At ate, kuya, magpatuloy ka kasi nakaka-encourage ang buhay mo. At mga workers po natin na dito, yung mga nagsaset up po dito every morning, sila po ay gumigising ng 3 a.m. in the morning para lang po iset up dito ang mga ating gamit. Sila po yung mga nandyan sa likod. Pakitapik mo naman yung katabi mo sa iyo, nakaka-encourage ka. Amen. So yan po yung mga ating mga workers, mga volunteers. When you feel great, when you feel okay, you are an encouragement as you come here and worship the Lord. And not only that, worship the Lord. Come here to church, let's gather. When you feel down. Bakit? Kasi when you feel down, siguro may nakakaalam ng pinagdadaanan mo. At magugulat sila, uy, sumimba pa rin siya. Uy, ganito pa rin ang kanyang worship. Wow! Nakaka-encourage. So may mga ganyang pong storya dito sa ating simbahan na sila po ay may problema sa kanilang asawa. Hindi po nila alam paano aayusin ang kanilang asawa, paano papakainin ang kanilang anak, pero wow! Andito pa rin sa church, sumisimba pa rin, nagtataas pa rin ang kamay. May iba po dito na nakawan na yung apartment, na nakawan na yung kanilang tahanan, na nakawan yung kanilang bahay. Pero, wow, magsaserve pa rin, mag-worship pa rin, papatuloy pa rin. Nakaka-encourage po sila. Amen po ba nun? So, nandyan po tayo. Ito po yung congregation natin. Nandyan po kayo. Mga totoong story po na naririnig po dito sa simbahan. And you're an encouragement. And worship, finally. Worship. When you're empty. Madami po dyan na hindi alam paano makakataka sa bisyo. Hindi alam kung paano maayos yung kanilang pamilya. Wala namang kayang i-offer. Wala, bagsak na bagsak. Empty na empty. And all the more you need to come to church. All the more you need to be gathered here today na magsama-sama tayo so that you receive that encouragement in your life. At ako mismo, bilang pastor ng simbahan ito, pag nakikita ko po yung mga empty na tao na mupunta sa simbahan, you're an encouragement to me. Kasi all the more na kailangan pala talaga natin to gawin. All the more na kailangan pala natin i-build yung house ng Panginoon dahil may nangangailangan sa Panginoon ngayong araw na ito. Amen po ba dun? Amen. And amen. Kaya po ito pong sinasabi sa atin, your worship is an encouragement to this family. Kaya pakitapik mo nga ulit yung katabi mo, nakaka-encourage ka kapatid.
nagpakita ka pa lang dito sa simbahan, nakaka-encourage ka na. Ito po, isang pamilya, isang tahanan ng ating Panginoon dito. And dahil po dyan, hindi lang po tayo pakabig, pero nagbibigay po tayo, nagpapalakasan po tayo dito sa simbahan. Worship makes us one. Pinag-iisa po niya tayo. We become one in worship. So as we live here together in unity, worshiping the Lord in the name of Jesus Christ, tayo po ay nagsasama-sama ngayon. At tayo po ay nagiging isa. Isang solid family na magbibigay papuri sa ating Panginoon. Amen po ba dun? Pwede ba natin palakpakan ating Panginoon? So, I would like to invite the worship team to come here. At kayo po ba ay excited mag-worship? Ayun po, nagsisimula pa lang tayo sa ating blueprint of worship. First topic pa lang po yan. May mga susunod tayo, mga pag-uusapan. Pero ngayon, at least, nalaman po natin, bakit ba tayo nandito? Bakit ba tayo pumupunta sa simbahan? Bakit ba tayo nag-worship? Ang anointing pala ng Panginoon ay kasama natin. At hindi lang po yun, napapalakas pala natin, hindi lang ating sarili, pero yung mga kasama natin na nandito. So ngayon pong umaga na ito, the praise and worship will lead us into worship today. And who's excited to worship the Lord? Amen. Everybody's excited to worship the Lord. At ngayon po, I would like everybody to be invited here at the altar. At tayo po ay magpupuri sa Panginoon. Sama-sama, isang tahanan, isang pamilya. Tataas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. So as the worship team sings here, I would like everybody to come here in front and let's worship the Lord today with all our hearts, with all our strength. One family in unity. Let's encourage one another. Sige po, pumunta po tayo sa mas harapan pa. Namin po tayo dito. Let's worship the Lord. Hallelujah. We are one family. It's an awesome God He raised from heaven above with grace, down power and love. Our God is an awesome God. Our God, hallelujah, Jesus. It's an awesome God He raised from heaven above with grace, down power and love. Our God is an awesome God. Our power and love, our God.
gathered here together in unity. Lord God, as they came here in front, Lord God, it's not just coming here in front. Lord God, we came here in front to worship you, to glorify your holy name, Lord God, as we raise up our hands, as we cried here in your altar, Lord God, we are worshiping your holy name, Lord. Lord God, thank you, Lord God, for teaching us why we are here. Thank you, Lord Jesus Christ, Lord God, because anointing is here, Lord God. At hindi lang po yun sa isang tao mapupunta, Lord God. It's for this whole family, Lord God, that anointing, Lord God, you got have for us, Lord God. At yung anointing na yun, Lord God, may kasamang blessing, Lord God, na binababa ka, Lord God, sa aming buhay. At yung blessing na yun, hindi lang po yun para sa aming buhay, Lord God, pero yung blessing na yun, pati na rin, Lord God, sa aming sariling pamilya. And Lord God, right now, we claim that promised life you have for us, Lord God. Lord God, we are wanting, Lord God, to be here, Lord God, because it's better to be in your house, Lord God, than the thousands elsewhere. Lord God, because in your house, Lord God, your presence is here. Lord God, in your house, Lord God, healing is here. Lord God, in your house, Lord God, you are here. And it's the only reason, Lord God, why we come here to church, Lord God, because you are here in this place, Lord God. And we just want to worship you. Just want to glorify your holy name. Just want to lift up your name on high, Lord God. And as you came here in front, yung worship na yan na dala-dala natin, hindi lang yan para sa isang Sunday. Yung pagtaas natin ng kamay, yung pag-iyak natin ngayon, yung pagbigay natin ng buong puso natin, hindi lang yan para sa Sunday na ito. Dalhin natin yan every single Sunday, ang pagpupuri natin sa Panginoon. Hindi lang tuwing altar call, pero tuwing pag-praise and worship natin. Bakit? Sa pagpunta natin dito, sa pagtaas natin ng kamay, hindi mo alam na i-encourage mo ang katabi mo ngayon. Hindi mo alam na i-encourage mo yung pamilya na ito ngayon. Hindi mo na alam na i-encourage mo ang mga workers, ang pastor ng simbahan na ito ngayon sa iyong pagpupuri, sa iyong pagpunta dito. May nangyayari pala sa iyong buhay. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God Almighty. Lord God, look at this place, Lord God. Honor this place, Lord God. Hallelujah, Jesus, Lord God. Here we are right now, Lord God. One thing, Lord God, more of you in our lives. Holy Spirit, you are in this place. And you're touching lives, Lord God. You're touching families. You're touching hearts today. And we believe, Lord God, from this day forward, from this Sunday forward, I will worship will never be the same again. Amen? Amen. Palakpakan natin ng ating Panginoon ngayon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. And Lord God, thank you, Lord God, for this wonderful time. Thank you, Lord God, for gathering your people today. It's not me, Lord God, who gathered them. It is you, Lord God, who gathered everybody here, gathered in the name of Jesus Christ. And you said in your word, when two or three are gathered in your name, you are in our midst. You are in the midst of their lives. You are in the midst of their families. You are in the midst of this church. And there will be nothing impossible for this church because you are with us. Amen. Amen. Let's give God our very best clap offering. Hallelujah. Hallelujah. Today, could we raise up our tithes and offering to the Lord? These tithes and offering, it all came from the Lord. Sa ating pag-worship every Sunday, sa ating pagpunta dito every Sunday, nakikita ng ating Panginoon yan. At may pangako siyang anointing, may pangako siyang blessing, may pangako siyang life na gusto ibigay sa iyo ngayon. So let's raise up our tithes and offering today. Lord Jesus Christ, Lord God, thank you, Lord God, for these tithes and offering, Lord God, and raise it all up to you. Lord God, this is our act of worship as well, Panginoon. Lord God, hindi ito para lang makabigay. Hindi ito dahil religious lang namin dapat gawin, Panginoon. Pero Lord God, binibigay namin ito because we want to worship you, even Lord God, in our finances. Lord God, gusto namin itaas ang iyong pangalan. Panginoon, salamat, Lord God, sa araw na ito. Lord God, thank you, Lord God, for gathering us today, Lord God, and let us gather all the more in the next Sundays to come. Lord God, it's already a wonderful privilege, Lord God, na nandito kami sa isang magandang hotel, nagtatagpo, nag-gather, Lord God. Lord God, hayaan mo ma-appreciate namin yun, Panginoon, ang biyaya na binibigay mo sa amin.
Kaya Panginoon, hayaan mo magpatuloy kami in every Sunday, Lord God. In the future, may mga fellowship kami on a weekday, Panginoon. Lord God, give us that heart's desire na we are an encouragement when we worship your holy name at kasama ka namin in our midst. Lord Jesus Christ, Lord God, I pronounce blessing upon your people, Lord God, upon the families who are in this house today. Lord God, thank you, Lord God, for finding favor in this church, in this baby church, almost 2-year-old church, Panginoon. Lord God, thank you, Lord God, sa pagsama mo sa amin. And we're looking forward and excited, Lord God, sa pagsama mo pa sa amin in the next days and months and years to come, Panginoon. Lord God, thank you, Lord God, for this wonderful day. And we claim the victory and we give you back all the glory and all the praise in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. God bless everyone. Have a blessed Sunday. Have a blessed week.